Matagal ka na bang OFW at gusto mo na mag-for good sa Pilipinas? Pwedeng isa kang millennial at gusto mo habang maaga pa at single ka pa ay makapag-set ka na ng iyong goals. Or pwedeng isa kang empleyado or professional na gusto mo on the other side naman eh habang ikaw ay nagsisipag at nagtatrabaho, eh may nag-grow ka na investment at nakakapag-build ka ng passive income. Hello everyone, I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. Kaya naman sa video na to, eh pag-uusapan natin magkano ang dapat mong ipunin para guided ka sa pag-hit ng iyong financial goals. Una, para malaman natin kung magkano ba ang dapat nating ipunin, eh ano ba yung edad natin na magsisimula tayo? So halimbawa, ikaw ay 30 years old at target mo na ma-hit ang iyong financial goals by the age of 50. Ibig sabihin, gusto mo pag edad mo ng 50 ay nakabuild ka na ng sapat na pondo o retirement fund para hindi mo na kailangan magtrabaho. So, ibig sabihin, kung 30 years old ka at 50 years old ka pa magre-retire, so meron ka pang 20 years para mag-ipon. And then, tanungin natin yung sarili natin, magkano ba yung gusto nating income pag tayo ay nag-retire na? So, halimbawa, 25,000 a month ang gusto mong income pag ikaw ay retired na. So, yung 25,000 kada buwan, i-compute natin in annual or per year, eh 300,000 dapat ang income mo. And then, ilagay natin sa future. Yung 300,000 na kada taon na target na income mo, eh dapat kitain mo yan. And then, ang pagkakaiba, kung dito eh ikaw ay naghahanap buhay, kailangan eh active income, pumasok ka para may kita ka. In the future, dapat pag-retired ka na, i-assume natin na syempre ayaw mo na magtrabaho. At kung gusto mo man, at least gusto mo na talaga yung ginagawa mo. Hindi yun required ka magtrabaho. At syempre, ito eh pwede kang hindi na magtrabaho kasi nga dapat yung 300,000 eto kinikita mo kahit hindi ka na nagtatrabaho. So passive income ang tawag doon. So dahil passive income yung target natin, dapat kita lang to ng iyong big investment. Kaya ang gagawin natin, yung 300,000 i-divide natin sa 10% para makuha natin yung 3 million na dapat eto yung investment mo pag ikaw ay 50 years old na. So bakit 3 million yung target natin na pondo? Kasi yung 3 million, pag natuto ka mag-invest, so halimbawa 50 years old ka na, naka-invest yung 3 million mo, sabihin nila natin kumikita ng 10% kada taon. So ibig sabihin, yung kita ng investment mo na 300,000, eh ito yung nagiging source of income mo na pag ikaw ay matanda na. So ikaw ay may passive income na 300,000 kada taon. So again, ang target natin, dapat meron kang 3 million pag edad mo ng 50 years old or 3 million yung target mo na kailangan mo ipunin in 20 years. Itong sample natin na 3 million, simple computation pa lang to. Kung gusto mo matuto na makonsider pa yung inflation sa computation ng retirement fund mo, pumunta ka lang sa bit.ly/fcalculator. Meron akong specific na sample dyan na kinukonsider yung inflation rate. So aside sa pinakita kong formula kanina, meron ding mas simple na formula. Kung gusto mong malaman kung magkano ba ang dapat mong ipunin, so una, alamin mo muna yung total. So ito yung simple computation. Retirement fund is equal to annual income times 10. So kung magkano yung annual income mo, i-times mo sa 10. Sa sample natin na 25,000 kada buwan, kung yan ang kinikita mo, 300,000 yan kada taon. So annual income na 300,000 times 10, makukuha natin yung retirement fund. Ito yung target natin, 3 million. So i-comment nyo nga dyan, times 10, para hindi natin makalimutan. So magkano yung kinikita mo kada taon, i-times 10 natin. Ito yung simple computation. And then yung iba naman, may simple formula para makonsider din yung inflation. Retirement fund is equal to annual income times 20. So kung gusto mo na safe talaga yung ipon mo, yung retirement mo, yung investment mo, eh eto na yung times 20 na kinukonsider yung inflation. So 25,000 a month, yung sample natin kanina, 300,000 yung kada taon na kinikita mo, times 20, so ang target mo is magkaroon ka ng retirement fund at makaipon ka ng 6 million.
sa step 1, kinumpute natin yung total na magkano ba yung dapat nating ipunin. Pangalawang step ay magkano ang dapat kong ipunin kada buwan para ma-hit ko yung goal ko na 3 million or 6 million. May tinatawag tayo na financial calculator. Dito natin malalaman kung magkano ba yung dapat nating ipunin regularly kada buwan. So dito, kung ang target natin kanina, 3 million yung maipon mo, kung may 20 years ka pa, 3,000 a month lang ang kailangan mong ipunin at i-invest. And then kung 15 years na lang ang meron ka, tapos 3 million yung target mo, kailangan makaipon ka kada buwan ng 6,000. And then kung 10 years gusto mo, mas maaga kang mag-retire at kaya mo naman, 15,000 kada buwan ang kailangan mong ipunin para magkaroon ka ng 3 million after 10 years. So, dito natin malalaman kung kaya ba nating ma-hit yung ating target retirement fund. At tanungin natin yung sarili natin kung magkano ba talaga yung naiipon natin. Para kung kulang, gawan natin ng paraan. Pwede naman tayong humanap ng other source of income. Kung gusto mong matuto kung paano paggamit ng financial calculator, merong mga app yan. So, meron akong tutorial sa bit.ly/fcalculator kung paano mo ba talaga specifically makukompute yung target mo na hindi ka tumitingin sa table na to. So, meron tayong tutorial dito sa video ko na bit.ly/fcalculator. Step 1. Alam na natin kung paano mag-compute ng target retirement fund. Ito yung total na iipunin mo. And then sa step 2 naman, alam na rin natin kung paano ba mag-compute para malaman mo yung kada buwan na iipunin mo. At step 3, ito yung pinaka-importante. Kailangan ay mag-ipon tayo at mag-invest consistently. So i-comment nyo nga dyan, consistent. Dapat talagang regularly ma-apply natin itong natututunan natin at gawin natin ang pag-iipon. Malaking bagay na ikaw ay nakakapag-ipon kada buwan, pero syempre alam naman natin na hindi sapat na nag-iipon lang tayo. Kasi nga naman ang ating savings account ay kumikita sa bangko ng wala pang 1%. At kung titignan mo yan, recently nasa 0.125% lang yan. So yung 1% hatiin mo pa sa 8, makukuha mo yung percentage na yan. So kung ganito ang kinikita ng pera natin, of course, kung pang-retirement mo yan, ay hindi maganda na ilagay mo lahat sa bangko. Okay na mag-ipon sa bangko basta ito yung para sa emergency fund mo at kung gagamitin mo sa business. So kung pang-retirement, mas maganda matuto tayong mag-invest. Kailangan alam natin kung paano magtrabaho ang pera. Ito yung concept na rule of 72, yung rule of money. To simplify the concept of Rule of 72, meron tatlong tao magre-retire. Ikaw, yung office mate mo, at yung kaibigan mo. So ikaw, sabihin nila natin naglalagay ka sa 2% ang kinikita kada taon. Yung office mate mo, 8% ang kinikita ng investment niya. At yung kaibigan mo, 12% kada taon. So pare-pareho lang kayo nilagay, 100,000 at the age of 29. And then, dahil ikaw ay maliit ang growth ng pera mo, nasa 2% lang, at the age of 65, nag-retire ka na 200,000 pesos lang ang iyong pondo. Samantalang yung office mate mo at the age of 65, may 1.6 million. At yung friend mo at the age of 65, nasa 6.4 million ang pera. So, ang laki ng difference. Kung i-compare natin yung 6.4 sa 200,000, 6.2 million ang difference niyan. So sayang kung hindi ka marunong mag-invest kasi hindi mo na ma-maximize yung potential growth ng pera mo. Kaya naman noong 2012, after ko mag-attend ng financial seminar, talagang yung savings ko, nilagay ko na agad sa investment para maximize ko yung potential ng pera ko at yung oras. Sa journey ko sa pag-iipon, nakatulong talaga sa akin yung pagiging financial educator ko. Kasi pag financial educator ka, unang-una, ikaw yung natututo na paano ba talaga magtrabaho yung pera kasi may mga financial seminar kang inaatenan. At dahil may mga nakakausap ka na gusto mag-ipon at mag-invest na mga kliyente mo rin, so syempre, kung kaya niya mag-ipon ng 20,000 kada buwan tapos ikaw kaya mo lang 10,000 kada buwan, so nai-inspire ka, nalakihan mo pa yung savings mo at namomotivate ka pa na gawin ito ng tuloy-tuloy. Pagdating sa investment, importante rin na i-consider natin sa financial decisions natin ang apat na question na ito. Una, can it potentially grow to achieve my goal? May growth ba yung pera mo? Pangalawa, does it have guarantee? Hindi ba yan magne-negative? Pangatlo, does it have healthcare? And pang-apat, does it have protection?
So may mga investment na safe, meron din naman na mataas ang potential sa growth pero risky, at meron din naman na mag-iipon ka, mag-i-invest ka, may kasama ng healthcare at life insurance. So kung gusto mo ng safe pero mababa yung growth niya, so yan yung bank and bonds. Yung bonds, ito yung safe na investment mo sa mutual funds. And then yung mutual funds naman and stock market, ito yung equity type. Ito naman yung mga indirect investment mo sa mga top corporations. And then yung mga investment na sinasabi ko sa inyo na pwedeng may life insurance na, may healthcare na, yan yung sample, yung Most 18 tsaka yung Kaiser. So marami naman talaga tayong investment options. Importante lang na matuto muna tayo. So start tayo sa financial education, and then kung ano yung kailangan nating product, yun ang kunin natin. If you want to know more ano pa yung mga investment options mo, pumunta ka lang sa bit.ly/myinvestmentoptions para mapanood mo yung mga short videos ko about different types of investment. At kung talagang desidido ka naman mag-ipon at mag-invest, eh maganda, maging part ka na ng IMG, International Marketing Group. Kasi ang IMG, nasa financial industry to, so one-stop shop na. Ibig sabihin, bukod sa matututo ka na sa mga workshops, meron pa itong mga partner na company na pwede ka na mag-invest agad. And pwede mo pang gawing negosyo or online business. So if you want to know more about IMG, pumunta ka lang sa bit.ly/enrollinimg para makita mo yung mga benefits mo pag nagpa-member ka sa IMG. Kung gusto mo rin maging financial educator kagaya ko, or kung may question ka about investments, i-message mo lang ako sa Facebook, Roan Celis Capistrano. Ang messenger link ko ay bit.ly/roanfb. And then pwede mo rin akong i-email sa roan.capistrano@gmail.com or kontakin sa 0926-800-8685. Kung nagustuhan mo ang video na to or kung may question ka, i-comment mo lang sa baba.